Hindi po tayo naniniwala doon sa ipinepresenta ng Estados Unidos ngayon na tutulungan tayo laban sa China. Ang mangyayari po, maiipit tayo sa dalawang giganteng kapangyarihang nag-uumpugan. Sa kabilang banda ang China na may imperialistang ambisyon at sa kabilang banda naman ang Estados Unidos na malaunang sumasagasa at lumalabag sa soberanya ng Pilipinas. Dahil ang pambansang soberanya ang tangi na ang proteksyon natin laban sa pagbubuli ng China, laban sa imperialistang pagkikialam sa ating bansa, ulitin natin, pambansang soberanya! Kumbaga, ang gusto nilang mangyari, ang gusto mangyari ng Aquino administration para ho protektahan ang bansa natin laban doon sa kapitbahay nating siga, nagtawag tayo ng isang rapist at pinatira natin sa ating bahay. Ganun ho ang mangyayari, no? Oy rapist, tumira ka dito sa Pilipinas, ipagtanggol mo kami sa China. Eh wala ho tayong mapapala kapag ganun ho ang nagiging solusyon ng ating bansa. So ano po ang long-term solution? Paano natin haharapin ang China nang hindi tayo nakaasa sa Estados Unidos? Simple lang po ang pinaninindigan ng mga progresibo. Umasa po tayo sa ating sarili at maging tunay na independyente po ang ating bansa. Kapag tayo po ay tunay na independyente, maaari natin isagawa ang pambansang industrialisasyon at tunay na pag-unlad. Pag-unlad na hindi nakaasa doon sa ano ang ibibigay sa atin ng US at ng Europa. Tunay na pag-unlad, mapapalakas natin ang ating ekonomiya at magkakaroon tayo ng kapasidad para sa external defense. Hanggat tayo po ay isang dependent, isang atrasado at pre-industrial at feudal na ekonomiya, wala po tayong panama sa mga bansa tulad ng China. Ni barko nga, hindi natin kayang gumawa. Paano mo natin ipagtatanggol ang ating soberanya? Tanging sa paraan ng pambansang industrialisasyon, reforma sa lupa at tunay na pag-unlad, magkakaroon ng kapasidad ang Pilipinas para mapalakas ang ekonomiya at pangalawa, para maitayo ang kinakailangang depensa sa teritoryo. At magagawa lang natin yan kung tayo ay tunay na malaya sa anumang forma ng dayuhang panghihimasok at hikta. Mapagaling sa China, mapagaling sa Amerika, hindi po tayo papayag sa anumang dayuhang panghihimasok at pagdidikta. Bilang panghuli po, kami pong mga ordinaryong mamamayang Pilipino ay nais pong magpahayag sa aming mga katulad din na ordinaryong mamamayan sa China, sa mga mamamayang pinagsasamantalahan sa Chinese working class, o sa mga mamamayang pinagsasamantalahan sa China, hindi po namin kayo kalaban at kaaway. Ang kalaban po nating pareho ay yung mga nagsasamantala kapwa sa mga manggagawa sa China at manggagawa at mamamayan dito po sa Pilipinas.